Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang Espiritu Santong sumasa amin ay sanawang mapaging dapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Milito, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griyego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag ko sa akin ng Espiritu Santo na ang maghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon,
Alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira, yaong inyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugun niya upang sumainyo tuwing na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa kanila sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila.
Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo. At naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat sila'y iyo, ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin hong ebanghelyo sa araw na ito, para buo natin siyang maintindihan, ang chapter 17 po ng ebanghelyo po ni San Juan ay ang panalangin po ni Jesus bago ho siya ipagkanulo at mamatay. So sa madaling salita po, ito po yung huling pagdarasal ni Jesus. Pinagdasal niya. At ito po yung account ni San Juan na panalangin ni Jesus bago ho siya, bago niya yakapin ang kamatayan. At anong pinagdasal niya? Sa mga huling sandali ng kanyang pananatili sa lupa, ano ang pinagdasal niya? At sino ang pinagdasal niya? Pinagdasal niya ang lahat ng mga nananalig sa kanya. Kaya ho, hindi lang po tayo ang nagdadasal kay Jesus. Hindi lang tayo ang nagdadasal. At sana pag doon nagdadasal tayo, hindi lang yung pangangailangan natin ang iniisip natin. Kung hindi nais nating makipag-ugnayan kay Jesus na nagdadasal para sa atin. Pinagdarasal tayo lagi ni Jesus na tumibay ang loob natin sa kabila ng mga pagsubok. Pinagdarasal tayo lagi ni Jesus na patuloy na kumapit sa Kanya at manalig sa Kanyang salita, lalong-lalo na sa mga panahon na parang ayaw na nating maniwala at gusto na nating sumuko. Kaya so maganda ho para sa atin bilang mga Kristiyano na wag kakalimutan na pinagdarasal lagi tayo ni Jesus sa harap ng Ama. Ang pinagdarasal niya hindi sarili niya, ang pinagdasal niya ay ang lahat ng nananalig sa Kanya. Kaya po, marahil din, pwede din nating tularan ho ang halimbawa ni Jesus na sa kabila ng ating mga binibit-bit ay ipagdasal din natin ang mga kakilala natin na nangangailangan din ng panalangin. Pwede rin sama natin sa ating pagdiriwang natin ng misa ngayon. Kung may kakilala kayo, mga kamag-anak, kaibigan, na nangangailangan ng panalangin dahil may pinagdadaanan sa buhay, ipagdasal natin sila. At kung ikaw mismo ay may pinagdadaanan sa mga panahong ito at nabibigatan, humugot ng pag-asa kay Jesus. Si Jesus na inilalapit tayo sa piling ng Ama, na kahit sa huling sandali ng Kanyang buhay, ipinagdasal niya tayo. Na tayo ay maging matatag, na tayo ay kumuha ng lakas ng loob at manalig sa Kanya. Tulad ho ng halimbawa ni San Pablo sa unang pagbasa, alam niya ho at handa siya
sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nadadaan ho siya sa hirap. Sa kanyang pagpupunta ho sa ibang bayan, tanggap po niya at malinaw sa kanya na siya ho ay pwedeng ipabilanggo, magbabata ng hirap. Pero hindi siya napanghinaan ng loob at nagpatuloy pa rin siya sa paggawa ng misyon ni Jesus. Dahil si Jesus ay kapiling niya. At sa atin din po bilang mga Kristiyano, lagi ho nating baunin at tandaan na ang Diyos ay lagi nating kapiling. Pinagdarasal niya tayo. Amen. Magsirayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang nagdurusang lingkod. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Awa. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo, manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap nang walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila, manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at niluwalhati kami sa kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Puso namin hintay.
pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang ang ginanap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pag-asabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
lamang sa aking pag-asa. Da aking makamtan ang langit kong pita at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta ay apoy ang aking kakamting parusa. O Jesus, narito ang dahilang tunay ng aking pag-ibig na lubhang dalisay. Dahil sa sala ko, bungay mo ay inalay sa krus ng mahapdit. Dustang pagkamatay, tiniis mo'y pako, sibat at paghalay pawis, kirot sakit na walang kapantay. Announcement, Lakbay Lourdes, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating na imahin ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na 4:03 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap sa banal na misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Mananatili po ang imahin hanggang June 3, 2023, Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati namin.